Hello everyone! Si Chris ulit ito at mag-upload na naman ako ng bagong video. Alam ko po na hindi naman interesting ang buhay ko, pero kung okay po sa inyo ang ganitong klaseng video na nakabase sa buhay ng tao, halika! Panoodin mo ang video ko, ha? Alam nyo po, ang video ko ngayon ay may silang, parang reminder lang sa lahat ng mga kabaro ko na nandito o nanonood ng video ko na lakasan nyo po ang loob nyo parati. Alam ko po na napakaraming dahilan para maging malungkot tayo mga may sakit. Napakaraming dahilan, pero isa lang ang dahilan kung bakit tayo dapat na maging masaya. Alam nyo po, yung nag-isang dahilan ay ang nagbibigay sa akin ng lakas. At ang dahilan po nun ay bagamat ako ay na-stroke noong 2016, buhay na buhay po ako ngayon. Ito nga po sa harap ninyo at nagbibidyo pa nga eh. Alam ko na napakahirap ng buhay ng may sakit. Eh, ito nga pong video na ito eh, para sa mga bago ding nagkasakit. Pero nga pala, bago ko ituloy yung sinasabi ko eh, hayaan nyo muna pala ako mag-imbita sa inyo na mag-subscribe sa channel ko, ha? Pindutin nyo na din yung notification bell icon. Anyway, balikin na po tayo doon. Alam ko nga po na napakaraming dahilan para maging malungkot ako, para sumalo po at magtampo sa mundo. O kaya naman eh, kanimutan ko ang Diyos. Pero merong isang bagay na isa lang sa dahilan para maging masaya ako. At yung dahilan yun eh, nagbibigay nga sa akin ng lakas. Bagamat na-stroke po ako, eh, buhay na buhay po ako ngayon. Kaya kayo dyan mga kabaro ko na na-stroke din, eh, wag po kayo mawawala ng pag-asa, kasi habang huminga po kayo, eh, may buhay. At habang nabubuhay kayo, may pag-asa. Oo nga po. Maaaring hindi na ako maging katulad nung dati na 100% ng lakas ko. Baka matagal pa bago ako makarecover. Siguro ilang taon pa bago ako makarecover. Pero naniniwala po ko sa sarili ko na makakarecover po ko. Kaya kayo po eh, wag po kayo mawala ng pag-asa. Bagamat mahirap pa nga si kalagayan ngayon, eh, unti-unti magiging maayos po tayo. Anyway, sana po eh, laging malakas sa loob nyo at ibayin nyo ang loob nyo sa anumang bagay na kumakarap sa inyo. Unom kayo ng mga nirisetang gamot at lakasan po ninyo ang loob nyo. At magsasal po kayo. Marami nga po nagtatanong sa akin kung bakit halos hindi naman ako nagpapalabas ng mga exercise. Kasi po para sa akin eh, hanggat ang psychological natin eh, hindi pa rin tanggap ang
ating kalagayan eh, hindi pa rin tayo kikilos. Kaya, ang tinatarget ko parati eh, yung pag-iisip. Maging positibo sa lahat ng bagay. Ako, ang init. Maging positibo sa lahat ng bagay. Kahit na napakahirap ng kalagayan natin, eh, kailangan natin gumawa ng paraan para sa ating sarili. Medyo mahirap sa una, pero katuloy ko medyo matagal-tagal na po. 5 taon na po ako may stroke. Natuto na po ako sa bagong normal na buhay ko. Ang bagong normal sa buhay ko na karate na katawan ko, eh, hindi gumagana. Pero, bagamat ganun, pero bagamat nga ganun, eh, alam ko na magiging muse ako. Konting taga lang po. Konting taga. Kayo din po. Konting taga. Paredasan. Exercise. Tsaka yung mga nangyayari sa paligid nyo na kinasasama ng loob nyo. Baliktarin nyo at gawin nyo positibo para sa advantage nyo. Maraming ang dahilan. Pero isa lang ang dahilan mo, buhay ka. Kumihinga at lumalaban sa buhay. Basta lakasan nyo lang ang loob ninyo parati, ha? O, paano po mga kaibigan? Maraming salamat sa inyo, ha? Hanggang sa muli. Hanggang sa muli natin magkikita. Bye-bye. Bye-bye na sa inyo. Bye-bye.